Hello guys, good morning, good day, and good night wherever you are right now. Alright, meron na ako napansin na mga bagong features sa nitong Facebook page. Actually, mag-share lang ako ng dalawang feature na napansin ko. Well, itong isang feature is hindi naman siya bago pero hirap ko lang siya nakikita sa mga page, right? Feature na yan is this, your capability to change your cover page, cover image into video. So, paano mo siya gagawin? So, pag halimbawa nakagawa ka na meron ka ng page, makikita mo siya dito, change cover. And then, pili ka lang either you can choose a video or upload a photo or video. So, if ever meron ka ng mga videos na naka na na-download mo sa or upload mo sa yung page, pwede mo siyang magamit. Para palitan yung image na to, right? So, magiging video na siya. Another one, kung halimbawa gusto mong gumamit ng wala ka pang video na na-upload, gusto mong gumamit ng bago, like pwede mong gamitin itong upload. Upload ka lang na panibagong video or video. So, ang maganda dito sa feature na to is that, for example, pwede kapag na-visit nila yung page mo, pwede mo silang pwede kang maglagay ng video dito sa video mo, like your kung ano yung matututunan nila o ano yung makukuha nila kapag nilike nila or finalo nila yung page mo. So, can also put video, like kung ano yung mga benefits na makukuha nila dito sa page mo. Right. So, that is, I think, a very powerful tool sa page mo, right? So, konti pa lang yung nakikita kong gumagamit nyan. So, mostly na nag-visit ko mga page, image pa rin, gaya nito sa akin. So, image pa rin, hindi ko pa rin siya pinapalitan. But that's one thing na pwede mong gawin, right? So pwede kang okay, pumili ng video yung specific na mga malalaman mo sa 10-step training program. So yan, pwede mong palitan. So kung nakapili ka na, save mo lang siya at yun, mag-run na yung video. Usually pa ganyan, so naka-autoplay naman yung video pero walang naka-off yung o naka-mute yung audio. So, nasa kanila yun kung gusto nyo napakinggan yung video na nilagay mo dito. Alright, so another feature na nakita ko dito sa page, actually bago lang to, napansin ko lang to ngayon na just nag-login ko sa Facebook, is this. Merong page or field dito sa page kung saan pwede kang maglagay ng, it's like your about page. Kung meron kang blog, meron kang website, it's, kung sa blog mo, it's like about me page. So, pwede mo lagay dito yung kung ano yung same, kung ano yung benefits or kung ano yung makukuha nila pag pinalo kanila, or ano yung story about yourself. So, pwede mo ilagay dito. And it's like a note, right? Note na may sarili siyang field dito or dito sa page mo. So, yan. Pwede kapag gusto mo siyang i-edit, okay? Punta ka lang sa page mo. Click mo ito ng image na yun. So, pwede mo palitan ang image na to, so yung headline image, so kung halimbawa ganyan, so pili ka lang ng image. So kung meron,
kung may pwede ka pumili dun sa image dun sa page mo, or you can upload a new photo. So, balik ko lang yung pinili ko kanina, right? This one. And, so you can, yan, pwede mo siyang i-drag up or down para mag-fit siya. Another one is you can put a title here. Okay, so ito yung default. So nakalagay siya, kung meron ka na nilagay dun sa about me, dun sa description, dun sa page mo. So ito siya, ito yung nalabas. So, same parang dun sa gumawa ka lang ng Facebook note. So nalagay ka lang ng title and then konting description about yourself or about your page, if it's like a business page, a company page. So lagay ka lang ng konting description. And what's good about this is you can also put a hyperlink. Yan. So kung paano gumawa ng hyperlink, halimbawa nakalagay ka na ng note mo, alright, so just highlight and click this icon, kadena na icon, chain icon. So, link mo lang siya. So kung gusto, pwede mo siya i-bold, palakihan mo, italic, ganun, italic, kung code, and or kung gusto mo i-link, just click on the link, and paste mo lang yung link mo dito. Copy. Kung may nakapag-copy ka ng pay, yan, paste mo lang siya. So, kung ano yung link na gusto mo, it's your discretion kung anong gusto mo. Gusto mo bang papunta sila sa website mo, or gusto mo bang papuntahin sila sa capture page mo, yan, and then enter. Alright, so link mo lang yan. Pwede kang gumawa ng call to action button kung ano yung ano nila. So, and then you can save and publish. Right. So, every time na you visit sa page mo, right, makikita nila itong photo mo about yourself, and pag tinik nila yun, may babasa nila yung description mo about sa sarili mo or sa company or sa kung ano yung page is about. And yeah, that's same as about page kung meron kang blog or website. And I think that's it. So start using this cool feature na Facebook. And well, lastly, napansin kong bago is this button. So pwede ka mag switch ng account. For example, meron kang other account, or kung hindi naman private yung PC na ginagamit mo, like every time na mag switch ka ng account, halimbawa ganyan, may akong other accounts na ginawa, account na ginawa. So pag clinic ko yan, automatic ako malalag out dito sa primary page ko, and then it will ask me to enter my password. So automatic na siyang mag-log out. So meron lang napansin na meron din siyang panibagong ano na pwede kang mag-log in using your phone. Not sure, hindi ko pa ito na-try, pero yun. So yun, automatic siya mag-log out, then mag-log in ka lang sa isang mong account or other account. And I guess that's it. So thank you very much for watching. Yeah, please use this cool feature ng Facebook page para to gain more, right? Or yes, gain more followers and provide more value to our prospects and customers. And again, this is Francis Servande and saying think fantastic, create fantastic, and live a fantastic life. Bye.